ano po kasi yung may nakilala po kasi ako dito. Pero nakilala ko siya mag 3 years na. Kaya lang naging kami, minsan din parang hindi kasi parang wala siyang pakialam, kahit text, tawag, wala naman siyang ano, pagtawagan ko hindi naman sinasagot. Pero pagtanungin ko siya kung mahal pa ba niya ako, mahal niya, kaya lang ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag kung magparamdaman lang, mga musta, ganun. Hindi ko kasi na, kaya nasa isip ko, bakit ganun kaya? Ano kaya yun, na kamay pa ba or hindi? Kasi pag, ano kasi, tanongin ko siya, mahal niya ako, pero kahit isang text or tawag or kahit makita ko siya, wala, parang wala lang. Nagugulohan kasi ako. Naguguluhan ka kasi parang hindi mo siya nararamdaman, ganern. Hindi mo siya nafe-feel. Nakikita ba kayo? Oo, minsan nakikita ko siya. Tapos kapag tinatanong mo kung mahal ka, sumasagot naman sa'yo, sasabihin sa'yo, mahal ka. Opo. Marami mga ganyan. Sasabihin mahal, hindi mo naman ramdam. Parang sira. Diba? Ang dami-dami, sa totoo lang, ang dami-dami mga ganyan na mga karelasyon natin. Diba? Sabihin sa'yo, mahal ka, tapos hindi mo naman siya na-feel. Gano'n na ba kayo katagal ulit? Nakilala ko siya almost 3 years or 2 years pa lang. Ah, 2 taon. Pero ilang taon na nagsimula nung naging kayo? Mga 1 year plus na ata. 1 year plus? Gusto ko yung 1 year plus. Hindi ka sure? Kasi hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan? Parang 1 year plus. Minsan okay, tapos wala naman siyang... Ay, kasi parang ano, hindi mo tanda. Dapat tanda mo. Okay, ano ang ano nyo? Ang anniversary nyo? Nag-anniversary ba kayo? Wala din. Gusto ko yun, walang anniversary. Basta lang. Basta tayo, happy tayo together, di ba? Ang ganda-ganda mo pa naman, oh. Ang tangos ng ilong mo. And then, And then, naka-white ka. Tapos, ang laki ng future, ha? May malaking future sa hinaharap. Charot. Okay. So, anong gusto mong itanong sa akin at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon? Yung ganun bang estilo sa relasyon, seryoso ba yun yung lalaki or hindi? Ah, gusto mong itanong kung seryoso ba yun o hindi. Ayan, mga... Yung ganung estilo. Yung ganung estilo na hindi mo nararamdaman pero sinasabi naman sa'yo. Opo. Okay, sige, mag-usap ulit tayo mamaya. Hintayin natin ang mga comment ng ating mga kabarangay. Mag-comment po kayo para sa mga kapuso kabarangay natin na nakikinig ngayon. And then, meron siyang paunan, papillow. Nahawak-hawak, and then nag-selfie siya. Ang cute mo, oh. May lipstick ka dito? Wala po. Wala, oh. Taray, mapula talaga yung labi. Gusto ko yan. Bawal sa kanya. Ah, bawal sa kanya. Oh, ayaw na yung mag-lipstick yung babae. Ah, bakit daw? Masama lasa, ganon? Ewan ko, yun daw ayaw niya. Sinunod ko naman. Ay, mahal mo eh. Okay, mga kapuso, mga kabarangay na nakikinig po ngayon. Tinatanong po ni Celine, kung seryoso daw ba yung ganong estilo o okay lang ba yung ganong estilo na mga karelasyon? Kayo, for sure, meron kayong karelasyon. So, bigyan natin siya ng maganda, panalong comment. And then, i-read ko po mamaya. Celine, dyan ka lang, huwag kang aalas, ha? Okay. Magbabalik po ako kasama si Celine dito lang sa programang Talk to Papa sa Barangay LS
97.1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay sa Barangay LS 97.1. Mas okay na yung pinagtagpo pero hindi tinadhana kaysa naman nilegal pero ayaw naman ng nanay. Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay sa Barangay LS 97.1. Kumusta po kayo mga kapuso, mga kabarangay? Pwede ko siyang kausapin? May tatanong lang ako sa kanya. Hello, Celine? Celine? Okay. Are you there? Celine! Ako nakikinig ko nung radio. Parang nasa banyo. Nasa banyo ka, no? Wala. Ah, saan ka? Ah, lumabas ka. Gusto mo ipakita ko yung mata mo? Half body. Pwede naman. Half body lang, ganon. Ah, sige, sige. Thank you, yun lang. And then mamaya balikan kita ha. Huwag mo na ibaba ha. Okay, thank you. Oh, ayun, mga kapuso, mga kabarangay, narinig nyo ba? Pwede daw ipakita ang kanyang ibaba. Half body eh. May creamy aroma at foamy crema. Wow! Try the new Sandvik Crema White Coffee. Ang white coffee ko, crema sarap na level up. Kumusta po kayo? Mag-isa lang ako today. Kita nyo naman. Ako si Madonna. At ako po si Susan Moses. Nagsasabing anumang gamot ng kailangan. Sigurado. Mag-comment lang kayo ha, basahin ko yan mamaya-maya lang. Wait lang guys, relax lang tayo. Naka-live po ako sa Facebook page ng Barangay LS 971. And then, sabi ni Celine, pwede ko daw ipakita yung half niya. Tara. And then, malay niyo, pakita siya mamaya. Ganda babae. Pero parang lokohit. Hindi naman. Parang ano lang, parang... hindi lang marunong magparamdam yung kanyang karelasyon sa kanya. Pero sinasabi naman eh, ano ba mas maganda? Sinasabi o natifeel mo? Para sa'yo. Ang oras sa Barangay, 9:30. Eto siya o, guys, o. Wait lang. Ayun. Eto o, sabi ng mga kapuso natin o. Hello po sa inyo, kay Lamir Anda. Salamat. Kila Kat Riona, kay Charmaine, Papa Ace, Pasite, kay Celine, ang babaeng lukuhin. Grabe naman yon. Hindi lang siguro showy yung lalaki, pero mas maganda yung nararamdaman mo. Ang sakit sa bangs yung boyfriend mo at hindi kilala ang anniversary. Hindi siguro nila alam yung anniversary nila. May mga ganun naman, diba? Tanong ko lang po.
Ano daw, papo lang yan or paasa. Six minutes after nine. Yan ang ating oras sa buong barangay. At kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Talk to Papa with your Papa Ace na talaga namang ang cold ngayon. Ang cold ngayon. Hindi, meron tayong kasama sa linya, si Celine, na nangangailangan ng payo ng ating mga kapuso, mga kabarangay. Kung sa palagay nyo daw ba, seryoso ba yung lalaki para sa kanya? Kasi ano eh, parang walang ano eh, walang time eh, walang time. Hindi pinaparamdam, hindi pinapadama ang pag-ibig for her. Diba? Dapat kapag love mo isang tao, paramdam mo. Pa-feel mo sa kanya na love mo siya. Pero dito kasi, doon sinasabi naman, diba? Sinasabi naman daw na love siya kapag tinatanong niya. Ina mahirap doon eh. Kapag nagtanong ka lang sa kakalang mahal. Ay nako. So eto na po. Celine, nandiyan ka? Apo. Tapos ka na sa CR? Eto siya mga kapuso, mga kabarangay, oh. Sa official Facebook page ng Barangay LS971, ipapakita ko po siya pero half lang. Ngayon, and then mamaya yung another half. Oo, mamaya yung another half. Pero ito yung half ngayon, and then another half later. Ito, oh. Ayan, punta kayo, Barangay LS971 FB page. Ito siya, guys. Ito lang naman siya. Wait lang, chinecheck ko kung nakikita ba siya sa akin. Ito. Okay, nakikita nyo ba? Ang tagal niyo sumagot. Kita nyo ba? O, ayan, nakikita nila. So, ayan po siya mga kapuso, mga kabarangay. Yan yung half and then yung another half later. Okay? Kita nyo ba? Ganda, no? Sabi ko sa inyo, eh. Iba to si Celine. Celine! Parang may mga gusto pang manligaw sa'yo, o. Oh. Siya na lang daw, o. Oh. Ayan na! Feeling ko dadami bigla yung manliligaw mo. Dahil nakita ka nila. Ganda, no? Ang layo ba? Sige, lalapit ko para sa inyo. Grabe kayo. Huwag mareklamo, guys. O, oh, ayan. Ilalapit ko. Ayan na. Ganda, no? Kaso nga lang, ayun, hindi pinaparamdam na love siya. Minsan pa naman yun yung kailangan natin. Kapag meron tayong karelasyon, minsan gusto natin, napifeel natin na mahal tayo. Diba? So, eto na nga, Celine, ang sabi ng ating mga kapuso, mga kabarangay na nakikinig. Celine, labas ka na dyan sa CR. Naririnig ko, parang nagbubuhos ka. Huwag kang ganyan. Ano ginawa mo? Ano na? Ano ginawa mo? Kumain ako ng candy, nagbalat ako. Ay, ang candy na yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Okay. Eto, sabi dito, ako na lang, Papa Ace. Sabi, Madam, ako na lang jowain mo, dalawang motor ko. Ayan, ano? Sabi dito, oh, Papa Ace, ang ganda niya. Pero half pa lang yun, ha? Half pa lang yun. Grabe kayo, guys, kay Celine. Sabi dito, ano mga kapuso natin, mga kabarangay natin, na nag-comment para dun sa'yo. Sabi, baka naman daw hindi lang talaga si Kuya Showy. May mga ganun daw kasi talaga na lalaki. Celine. Hindi ba talaga siya showy? Hindi daw showy. Pero dapat daw, pinaparamdam pa rin sa'yo na mahal ka. Eh, kahit sana sa, ano, sa text na lang or chat. Hindi pa rin siya ganun? Hindi pa rin siya sweet? Opo, tagal-tagal na namin. Pag hindi ako una mag-message sa kanya, wala pa rin. Isin lang. Sinisin ka lang? Opo.
Ano ba yan? Ang hirap pag ganun. Parang umaasa ka na. Parang feeling mo na. Parang ewo. Sabi dito, oh. Ano daw? Alam mo, ate, ang sakit ng bangs ko sa'yo. Dalawin yan. It's either hindi ka na mahal o nagka-amnesia siya. Check mo, baka nabaldog. Action speaks louder than words, sabi niya. Sabi ni Lynn Sofia. Ito pa, sabi. Hi, Papa Ace. Alam mo na, ate girl, na ganon. Bakit nagtitiis ka pa rin? Kasi 'di ba, bilang babae, gusto mo everyday kang sinasabihan ng mahal ka, hindi lang 'yon. Everyday, lalo na kapag magkasama kayo. Oh. Sabi mo naman nagsasama kayo. Madalas ba? Hindi naman, minsan lang. Minsan nagkikita kayo. Pero everyday ba may message, meron siyang mensahe sa iyo? Wala nga. Kahit pag hindi ako maminsan nga kaya nga tinatanong ko kasi wala talaga, hindi siya mauna mag-message, tapos yun lang, tanungin ko lang. Lagi kang nauuna mag-message sa kanya? Opo. Hala. Nag-reply naman agad? Hindi rin! Ano ba yan? Ba't hinayaan mo na ganyan? Baka naman kasi sinanay mo na ganun siya. O napag-usapan nyo ba yan? Minsan kasi sa relasyon, guys, meron talaga mga tao na hindi ma-text, hindi ma-chat, minsan hindi nga ma-call eh. Diba? Pero dapat pinag-uusapan. Napag-usapan nyo ba? Ano lang man din sinasabi niya. Busy daw siya. Pero parang makikita ko kasi siya online sa FB, sa Messenger, ganon. Tapos, mm-mm. Pag pumunta din siya, magkikita din kami, parang wala lang. Tapos pagtanungin ko lang siya na, mahal mo ba kami? Mahal mo ba ako? Tapos sabi niya, oo. Yun lang. Ah. Yun lang, oo. Wala na. Oo. Nag-I love you naman sa'yo. Ano lang? Love you. Pwede na yon. Tinamad lang mag-type. Oo. Pero hindi eh. May mga ganun ba talaga? Meron naman talaga. Okay. Sabi dito, hi nako, ate girl. Grabe naman yung karelasyon mo. Makipaghiwalay ka na daw. Mahal mo ba? Oo. Feel ko naman na parang namimiss ko siya. Kaya lang pinipigilan ko din yung sarili ko na sulitin siya. Kasi parang nahihiya din ako. Sabi nga dito nung isa nating kabarangay, ang ibig sabihin niyan, ginagawa ka lang dibangan. Kasi sa isang relasyon, mas importante yung may time. Kasi pag wala yon, nawawala dun yung pagmamahal. Ay, nakakatakot. Baka maghiwalay na kayo. Buti nga sa'yo. Narinig mo ba yung sinabi ko? Alin doon, yung buti nga sa'yo? Eto, sabi dito, palitan niya na yan, Papa Ace. Hindi siya mahal. Aasa lang siya sa wala. Yun ang sabi nila eh. Eto, sabi pa nitong isa, baka may problema yung cellphone. Pero kung magpapasigi ka pa, ate, kaingota na yon. Breakin mo na, huwag kang desperada, ateng. Maganda ka naman, sabi dito. Asa CR ka na naman, may problema ba yung chan mo? May LBM ka ba? O chinecheck mo yung tubig? May oras ba yung tubig dyan? Yung charger nahulog. Alen? Charger. Charger nahulog. Ay nako, si Lynn. Sige, pakita ko yung other half mo sa mga kapuso, mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Eto siya, Ganda mong babae, promise. Pero, sino pag may nagsasabi sa iyo na may kamukha kang artista, sinong sinasabi nila? Wala naman ata. Sino daw? Sige, para sa iyo na lang, sino?
Wala. Sino? Wala? Wala. Wala. Oo, eto siya, oh guys. Oh, wait lang ha. Yung other half naman. Ay, ang hirap iha, other half. Eto, guys, sa mga naka-online. Barangay LS 971. Ito po si Celine, naka-white. Buo ang ipin. Buo yung ipin mo, no? Walang ano, walang sabit. Ay, I mean, walang sabit. Walang sira. Wala. Oh, taray. Eto siya, guys. Oh, nakikita nyo ba? Hmm, ayan. Kamukha mo daw si Marian Rivera. Talaga ba? Tinitingnan ko eh. Titingnan ko mabuti kung may hawig. Pwede. Oo, dito sa may ano, sa may part ng ilong. Tangos ng ilong mo eh. Matangos yung ilong mo. Hindi naman. Hindi naman masyado. Sabi nila. Sabi nila. Wait, tanungin ko lang. Alam mo ba yung matangos at hindi? Kakainis ka si Lina. Sila kasi nagsabi lang. Oo, eto nga siya. Ang dangos ka nung ilong mo. Gusto ko yung, ano, yung ilong mo. Parang sa parot. Parang sa parot. Parang sa parot na ano, na may pakpak na na. Malaki yung na nakakulong. Ano, no? Malaki ba yung butas? Malaki ba yung butas? Ay, hindi naman. Hindi naman. Okay, sakto lang. Pero maganda yung nose mo. And then maganda din yung kilay mo tsaka mata mo. And then yung labi mo, sabi mo wala kang lipstick dito. Wala. Maganda. Mm-mm. Ano? Ayong... Pang ilang boyfriend mo ba siya? Pang, ano, tatlo. Ah, pang tatlo lang? Akala ko pang 27. Pang tatlo. Oo, maganda ka. Feeling ko ligawin ka eh. Ligawin ka ba? Meron naman. Yan na! Hirap lang maniwala. Mahirap talaga maniwala at huwag tayo basta-basta naniniwala. Sabi dito, baka kaya hindi siya sweet sa'yo po. Baka may kinasweetan na yung iba. Baka daw mas sweet sa iba. At pag walang I love you, i-assure, I sure, sabi niya, andon sa isa. Dami pa ate girl na lalaki dyan, sabi dito. Alam niyang mahal mo siya, kaya ganyan siya, kaya he's taking for granted lang sa'yo, sabi dito. And then, and Miss Celine, malay mo, totoong busy siya. Di kasi lahat ng oras na sa'yo yung attention niya. Malay mo, baka may problema siya. Sabi dito, hindi ka mahal nun, ikaw lang ang nag-assume girl, may iba na yon. Sabi dito. Palagay mo. Sinasabi naman niya na may kachat daw siya. Ah! Sabi niya sa akin. May kachat siya. Anong reaction yung... mo? Wala lang. O, di ba nga? Kaya kalokohin. Ano. Wala kang reaction eh. Okay lang sa'yo eh. Ano daw? Kaga doon naman daw sa kanila. Si kahit na. Kahit na. Parang pinapakawalan ganun mo yung... Oo, parang... Ganun ba? Kakainis ka. Parang pinapakawalan mo yung ano, jowa mo. Parang hinayaan mo siya na magmahal ng iba. Parang ganun lang yan. Kaysa magsinungaling daw siya. Ganun. Ah, oo. Honest naman siya, pero... Hindi mo malang siya pinigilan? Sabi niya, ano daw yung pinag-usapan nila yung... Dati daw elementary sila. Yung kasi yung babae daw nagkakagusto sa kanya dati. Ah, so malakas ang loob. Malakas ang loob, no? Sa kanya. Hmm? Iba? Hindi ko alam kung hanggang ngayon nag-set pa ba kasi ano lang siya. Hindi ko naman inaano. Hindi mo naman alam, wala ka naman feeling ko, wala ka namang ano, tawag dito. Wala kang alam sa Facebook niya, sa Messenger niya. Wala kang access, opo. No? Opo. Kasi nga hinahayaan mo lang. Tsaka alam, feeling ko hindi mo hihingin yun. Feeling ko wala kang lakas ng loob. No? Oh, sabi nga nila.
Sabi niya nila. Kaysa magsisinungaling siya. Sinabi niya sa akin, nagsachat daw sila. Okay. Ay nako si Lynn. Minsan kasi si Lynn, kasi ano yan eh. Para sa akin ah, hindi yan ano, hindi yan hinihingi, hindi yan tinatanong. Yan ay kusang mararamdaman tapos sasabihin sa'yo na mahal ka. Kaya hindi ako ano, hindi ako dun sa mga ano, mga mag-I love you too. Hindi ako masyadong ano dun, nagtatrust dun. Kasi parang mas gusto ko yung tapos sinasabi niya sa akin sa harapan ko na sa isang na hindi ko hinihintay. Hindi ko sinasabi na sabihin niya, pero sinabi niya. Mas Promise. Eh ikaw, nagtatanong ka pa. Kung mahal ka, sasagot naman pero hindi mo nararamdaman. Kapag kasi love mo ang isang tao, dapat nararamdaman mo o pinaparamdam mo. Diba? Yung tipong ano, kahit na sabihin natin, hindi ka nga showy, hindi ka mahilig magsabi ng I love you. Pero, kapag kasama mo siya, sweet ka sa kanya. Sweet ba kayo pag magkasama kayo? Hindi, para lang. Hindi, para kayo mag-friend. Parang tropa, ganon. Uy, tropa, ganun. Ay, nako. Kaya nga, nako, isip-isip ko. Palagi kasi ako nakikinig. Sa amin. Oo, maraming salamat naman kung ganun. Pero ikaw, kung ano yung feeling ko, para sa akin, na tinatanong mo kung seryoso siya, para sa akin, hindi. Ba yung future nyo together? Kasi may edad ka na, pa 27 ka na yun, din. Napag-usapan nyo ba? Kasi pinag-usapan namin yung nagtataka ako, nag-usap kami ngayon, kunyari ngayon. Mm-mm. Tapos kinabukasan, bigla na lang siya nag-message na mag-fall off daw kami. Ano ayan na! Hindi siya seryoso sa'yo. Kasi lagi niya, yung dahilan niya yung ano daw, magpag-isipan daw niya, gano'n. Ilang taon na kayo? Di ba 1 year plus na kayo? Gusto ko yung 1 year plus eh. Alam mo yung exact date ng anniversary niyo? Alam ko, December. Ah, December. So, magdo 2 years na kayo? Pero kilala ko siya mag 3 years na. Hindi. Sinagot ko siya nung mga 2 years. Ah, mag 2 years na pero 3 taon na kayo magkakilala. Sayang naman pero para sa akin ah, hindi siya seryoso or meron siyang ibang pinaasikaso pa sa ngayon, baka hindi pa handa, hindi pa ready. So, kung humihingi siya ng cool off, ibigay mo. Baka minsan kasi kailangan 'yun eh. Kailangan 'yung palayain 'yung isa't isa. Tapos kung kayo talaga. Pinag-bilis na yun niya sinasabi. Oh, binibigay, pinagbibigyan mo ba? Oh, inayaan ko. Hindi din ako nag-text, ganon. Hindi din ako nagparamdam. Mm-mm, mas okay yun. Tapos ngayon, humihingi ulit siya. Nang cool off. Kami nang medyo matagal-tagal. Tapos kinabukasan, yun ang sabihin niya. Cool off na ulit. Parang ang labo. Mayroon po talaga. Parang ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Kasi dapat nakafocus siya sa'yo, sa inyong relasyon. Though may trabaho siya, binibigyan ka niya ng time, oras. Tama yung sinasabi ng mga kabarangay natin. Dapat hindi nawawala yung oras niya sa isa't isa. Dapat merong oras para sa inyong dalawa lang. Sabihin natin may trabaho, busy ka. Pero, hello, sa buong maghapon, wala kang time para sa akin. Asan ako sa picture? Bakit mo ginagawa sa akin to? Diba? Para sa akin ha, kapag humingi siya ng kulo pa, ibigay mo. Okay? Hayaan mo siya. Oo, hintayin mo yung time na ready na talaga siya. Baka hindi pa lang talaga siya ready. Sabi niya, cool off lang daw. Hindi daw kami maghiwalay.
cool off, hindi maghihiwalay. Ano yun? Hindi ko alam sa kanya. Sabi ko, parang gano'n na yun. Parang pinipigilan ka lang niya na maghanap ng iba. O mag-entertain ng iba. Parang napaka-selfish naman niya sa part na yun. Hindi ko nga na... Kasi ito ah, ito hindi din ako naniniwala dito ah. Yung kailangan niya muna ng time sa sarili niya. Hello. Pwede kayong magkaroon ng time sa sarili nyo na kayong dalawa, na may karelasyon kayo. Pwede mo namang hingin, pero pwede mo kunahin sir, pero magkarelasyon pa rin kayo. Hindi kayo naghiwalay. Ibig sabihin nun, may iba. May iba na yan. Loob ng 1 year plus na, may ilang basis na niya yan, hinihingi, yung call off na yan. Mm-mm, sayang. Oo, pero sayang talaga yung 1 year plus nyo. May sinabi pa yun siya na, parang nasasaktan ako, sorry daw kasi wala siyang lakas na loob na panindigan yung sinasabi niya. Tapos, parang ano, parang lagi ko naisip na ano kaya kami dalawa. Hindi naman din ako naghahanap ng ano, iba. Maghanap ka na! Huwag ka daw engot, sabi ng mga kabarangay natin. Ang dami nag-message dito oh. Papa Ace, pasabi naman sa kanya, huwag siya engot. Sayang daw, ganda mo. Okay, yun lang ah. Para sa akin, hindi siya seryoso sa ngayon. Pero baka dumating yun. Okay? Celine, okay? Well, po. Salamat sa pag-call, ah. Hintayin mo yung time na maging ready siya. Tapos, kapag ka hindi, pagka sobrang parang, bigyan mo ng mga certain months, siguro. Tapos, kapag parang wala, ano na, move on. Hanap ka ng iba. Madami dyan. Sa guagua? Oh, madami dyan sa guagua. Thank you so much sa pagtawag, Celine. Mag-ingat lagi. Thank you, stay pretty. Bye, Celine. Alright, thank you. Thank you. Isa na naman po mga sa mga kabarangay natin. Ang sa kanilang relasyon. Ay, nako. 59 minutes after 9, yun ang ating oras sa buong barangay. Babalik pa po ako ah, mga kapuso, mga kabarangay. Ako po si Papa Ace. Dito lang sa Barangay LS 97.1 Forever. O, Celine, para sa'yo to. Asa ng pangako? Aray. Hi guys, grabe si Celine, no? May mga ganun talaga. Naniniwala naman ako ng mga ganun talagang lalaki na hindi showy, pero yung parang OA naman na kapag nag-uusap pala kayo eh parang talang. Diba? Nakakasad. Magandang babae si Selena. Kita nyo ba? Nakakasad lang yung relasyon niya. Sana makahanap siya ng mas better. Taray, mas better. Mukha siyang mabait. Ayun nga, sa sobrang bait, naloloko. Hindi naman siya, feeling ko merong iba. Sa palagay niyo ba? Ay, Papa Ace, pwede po pala ganito, nakakatuwa naman. First time ko po makinig online. Salamat po ah. Ayan ah, mga kapuso, maraming salamat po ah sa mga kabarangay natin na nag-comment and then nanood. Huwag pong kalimutan i-follow ang aking FB page at Papa Ace LS. Pwede din po kayong mag-message doon
Salamat po sa inyong lahat. Have a great day ahead. Barangay LS 97.1 Forever.